Happy anniversary. Happy anniversary, Eric. Sana sa susunod, di ba na? Ano yung mong sabihin iba na? Will you marry me? Siyempre naman. Oops. Meron pa akong isang surprise sa'yo. Ito. Tinanggap nila application mo? Yeah. Eskwala ako sa University of Texas. Wow! Well, magiging working student ako doon. Pero para sa atin naman yun, di ba? Pero din ako mga kamag-anak doon. Baka matulungan nila tayo. Ito na tayo mag-start ng bagong buhay natin. So, ibig mong sabihin, magiging American citizen ang anak natin? Yep. Gusto mo sumama sa akin? Oo naman. Kailangan ko na umalis agad eh. Gusto ko sana makasal na tayo. Bukas na bukas, mama, nahihigan ako sa mami mo. Pero Eric, meron pa kasi akong hindi sinasabi sa'yo eh. Ano yun? Alam mo, hindi ko naman talaga gusto yun eh. Si mami lang kasi nagpilit sa akin eh. Alin? Candidate ako sa Miss Global Philippines. Eh, natanggap ako sa screening. Eh, yun, lalaban ako sa isang beauty contest. ba't mo sinabi sa akin? Eh, kasi hindi ko naman talaga akalaing makukuha ako eh. Okay. Sumali ka. Paano pag nanalo ka? Paano yung kasal natin? Hindi naman ako mananalo eh. Tsaka, pagbibigyan ko lang si Mommy. Tsaka isa pa, mas importante pa rin yung kasal natin. Talaga? Walang beauty queen na nakasimangot. Project! At ilabas ang ngipin pag magsalita. Project. Ayan. Chin up. Oops! Chin up. Chest out. At dapat nakausli ang puwet. Sige, walk. Mami, di ba masyadong OA na? Ano OA? Tinuturuan kita. Sige, walk. Project. Kulang ka sa projection. Go ahead, walk. Wave. Project. Ayan, project. Mami, baka dumating na po si Eric. Ano kung dumating? Araw-araw naman kayo nagkikita eh. Dito ka mag-concentrate. Sige, dali. Wave. Sige, sige. The Mami, other side. Ang hirap naman ito eh. Anong mahirap? Alam mo naman kami, halahin ng mga beauty queen. Pati lola ng lola mo. Pati ako. Hindi ba, Mami, Miss Friendship lang naman nakuha niyo? Miss Friendship nga. Kaya nga tinitrain kita para ikaw ang gumawa ng aking mga pangarap. Biro mo yung anak ko, ha? Pasok sa Miss Global Philippines, aba iya, big time yun. Sige, wave. Hindi ganyan mag-wave ang beauty queen. Ganito. Ganyan. Uy! Mami, si Eric,
Eric, pasok ka. Pangit naman ang timing mo, anak. Morning po. Busy kami rito eh. Oh. Mami, kasi po, importante po ang sasabihin sa inyo ni Eric. Ano yun? Tita, hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Paano na ang pangarap ko sa anak ko? Mami, sasali pa rin naman po ako sa beauty contest eh. Dapat. At kung manalo ka, kailangan i-postpone nyo na muna ang wedding ninyo. Ha? Tita, ibig sabihin mapayag kayo? Ano pa magagawa ko? Kung hindi naman ako pumayag, sasama lang ang loob niya. Maapektuhan yung pagka-contestant niya sa beauty pageant na yon. Yes! Thank you, Mami. Pero mahihilingin pa akong isang kondisyon. Ayokong ilayo mo sa akin si Christy. Ayokong manirahan kayo sa Amerika. At huwag yung sabihin, sasama na lang ako sa inyo dahil ayokong tumira doon. Magkakaintindihan tayo. Sorry, yeah. Aba, importante pumayag siya. Pwede naman akong kumuha ng scholarship dito sa Pinas eh. Pwede rin akong magtrabaho. Nga lang, hindi ganun kalaki kikitain ko. Pero okay lang. Alam mo naman kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Salamat. Tsaka, Eric, may naalala mo man yung tungkol sa contest. Huwag kang mag-aalala kasi hindi naman ako mananalo dun eh. Tsaka, wala nang makakahadlang pa sa kasal natin. Talaga? And there you have it, our 10 semi-finalists in the 1999 swimsuit competition of the Miss Global Philippines. I can't help but feast my eyes on these lovely ladies. But you know what? I have to end it right now because I will announce the best in swimsuit. And she is... Go, baby, go! Ikaw na mananalo niyan! I love you, baby! Kulad ka ng mami mo! Candidate number one, Miss Gloria Campos. Mga walang taste yung mga judges na yan. Mga bakya. But Christina, you'll make it. I promise you, you will make it, baby! Go! You'll make it! Congratulations, Miss Gloria Campos. Wow, you see, she's really... was a big figure. Alam mo, buti piniyagan mo yung girlfriend mo na sumali dito. Kung hindi, hindi namin makikita yung katawan. Alam mo, pare, tama. Kung ganito nga naman talaga kaganda ang shota ko, pucha, ipagpapalit ko talaga scholarship ko sa Amerika. Biruin mo ba naman yan? Buo na ba talaga audition mo, Eric? Sayang naman pagkakataon. Pero saan naman di matuloy yung kasal namin? Mami niya ay mahiwalay sa kanya anak niya. Sana pinapili mo, ikaw o mami niya. Pwede yun, Chong. Ano, pahirapan ko si Christy. Pre, scholarship sa tatay ang pinag-uusapan natin. Mas importante kasal namin. Pare, kung sa bagay, kaya mo bang mawala si Christy? Kaya mo mawala yung gandang yan? Oh, mas maganda yun. Ikaw, mag-America ka. Ako na lang bahala kay Christy, di ba? Kaya ako, alam mo. Walang ginagawa. Ano? Binibiro lang, oh. Ganda talaga. Naku, kulang ka sa padding, eh. Ay, okay na yan. Ay, naku, hindi. Kailangan bulagin mo sila. Sandali, sandali. Asan ba yun? Ito, ito. Staff mo yan dyan. Oh, ayoko nga. Tama na yan, no? Ano ba naman ikaw? Sa lahat ng kandidata, ikaw ang hindi excited. Eh, ikaw ang pinakamaganda dito. Bakit ka kinakabahan? Hindi naman ako kinakabahan, eh. Tsaka, hindi ko naman na-expect talaga na manalo dyan, no? Ay, sus, Diyos ko. Ay, bakit ka pa sumali?
Masaya na ako dahil nakapasok ako sa pageant. Ay, Christy, Iha! Christy! Nakalimutan mo itong earrings, mami. Oh! Alam mo, itong suot ko rong candidate ako dito noong 1981. Swerte to. Ay, talaga, tita. Miss Clown, may Philippines ka rin ba noon? Hindi, Miss Friendship. Ang cheap! Iha, total tapos na yung buhok mo. Batukan ko kaya to? Tita naman eh! Nung una nga tayo nakita, para kasi kayo magkapatid. Mananalo to, sure. Dapat. Bakling, doon ka muna. Sige. Oh, sino naman ang iisip mo? Ba't ganyan ka? Si Eric na naman. Dapat kasi, Mami, hinayaan nyo na lang siya manood ngayon eh. Anak, alam kong binigay ko ang oo ko sa inyo tungkol sa inyong kasal. Pero, at the moment, dapat dito muna ang concentration mo. Dahil ang kasal na pupuspon. Ang beauty pageant, hindi. Oh, girls! Tukumarito na tayo! Ba't yun naging ayusan mo? Yung hairdo niya, yung hairdo. Saka ito, ayusan mo yan, oh. Lagyan mo ng powder dyan, may dibdib, ha? Welcome back to the 1999 Miss Global Philippines Beauty Pageant. We have seen our top semi-finalists compete in the swimsuit, evening gown, and interview competition. Now, we are going to trim them to three finalists. One of them will represent the country in the 1999 Miss Global World in Australia. Who will she be? We will find out as soon as we announce our top three finalists. And the first one to join this elite group is candidate number 10, Miss Lisa Caringal. Panalunin niyo siya, Lord. Pag manalo siya, promise, hindi na ako magmumura. Promise, Lord. Promise. Our second finalist is candidate number 1, Miss Gloria Campos. Ay, punyeta! Oh, so sorry po. Shit na lang. Sorry. 2 down, 1 more to go. And to join the happy little group, she is last but definitely not the least. She is none other than candidate number 4, Miss Christina Romero. Ah! Ah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ah! Ooh! Thank you, Lord! There you have it, ladies and gentlemen, our top 3 finalists. One of them will represent the country in the 1999 Miss Global World Beauty Pageant to be held in Australia. Who will she be? We will find out as soon as we talk to our top 3 finalists. Rabixing, ganda-ganda ng girlfriend mo, Rabixing, mananalo yan eh. Congratulations. Pero, pare, pasok na nga. Eh, mukhang mauurong ata kasal niyo. Thank you very much, candidate number 1, Ms. Gloria Campos. And may I call in our finalist number 3, who is candidate number 4, Ms. Christina Romero. Anak ko yan! Anak ko yan! Ayan ang anak ko, intelihente yung anak ko! Hi, Christina. Hi, good evening. Okay, here's your question. If you were to choose between representing your country in the Miss Global World Beauty Pageant or marrying the man you love, what would you choose and why? I would choose to represent my country in the Miss Global World Pageant. And then after my reign, I will return to the man I love as a better woman. And I will try to win him back. Anak ko yan! Anak ko yan, ha! Anak ko! Anak ko yan! Anak ko! Thank you very much. Candidate number 4, Christina Romero. There you have it, ladies and gentlemen, our top 3 finalists. Pare, saan kayo mag-aanimon? Now the moment of truth has come. We will announce the second runner-up, the first runner-up, and the 1999 Miss Global Philippines. But before that, I would like to call in the reigning Miss Global Philippines, Miss Paulina Real.
beautiful lady. Hi, Paulina. Okay, now I will announce the second runner-up. The second runner-up is candidate number 10, Lisa Caringal. And now we're down to two. One of them will become the first runner-up, and the other, the 1999 Miss Global Philippines. Now, the first runner-up is very important. If for any reason the Miss Global Philippines will not be able to complete her reign, then the first runner-up becomes our new winner. And now the first runner-up is candidate number one, Gloria Campos. And Miss Global Philippines 1999 is candidate number four, Miss Christina Romero. Now is being crowned by the reigning, by the outgoing queen, Miss Paulina Real. Congratulations, Christina. Sabi ko siya, mananaling girlfriend mo. Ganda-ganda niyan eh. Actually, alam mo, I trained her kung paano siya lumakad, kung paano siya magsalita, yung magtatawag na projection. You understand? Yeah. By the way, nasaan ba siya? Nasaan siya? That's it. Tinawagan. Paano ko ma-explain sa mga tao? Sino siya? Eh, di yung sabihin niyo. Boyfriend ko. Wala namang masama din, di ba? Kailangan i-postpone yung muna ang wedding ninyo. Pakatapos na ng konti sa Australia. At pakatapos na magkakaroon ka ng mga movie offers. Oh, yung masisira ang karir mo pag malamang may asawa ka. Please, ano bang gusto mo? Karir o love life? Ha? Naintindihan mo ba sinasabi ko? Christina, Christina, join them. Victoria naman kayo. Excuse me lang yan. Yeah, excuse me. Okay. Hi. Best. Closer. Closer. Smile. Oh, yeah. Photographer, kuha sila. Best smile. Yeah. Pose ng, yeah. One more. Smile. Smile lang. Smile. Sinabi mo kanina sa interview, totoo ba yun? Alin, yung kung sino pipiliin ko, yung Corona o ikaw? Siyempre, ang totoo doon, ikaw. Eh kaya lang nalito na kay Mami eh. Senyas kasi siya ng senyas sa akin eh. Halika, sumama ka muna sa akin sa loob. Okay lang ba sa beauty queen may boyfriend? Oo naman. Eh, yung ikakasal na. Yan ang dapat natin pag-usapan. Eh, pinag-usapan na natin to. Wala lang tayong dapat pag-usapan. Ang deal natin, pagbibigyan mo lang mami mo, kaya ka sumali, okay? Oo, pero hindi ko naman sinasadyang manalo eh. Okay, congratulations. Ay, naku, pwede ba huwag muna natin pag-usapan yan ngayon? Masok muna tayo sa loob, okay? Christina. Ano pang ginagawa mo rito? Hinahanap ka ng mga tao sa loob. Balik ka na. I'm sorry, iho, pero hinahanap pa siya ng mga press. Kailangan siya doon sa loob. Balik ka na, iya. Let's go. I fall through the cracks and lose my track in this crazy, lonely world. Sometimes it's so hard to believe. When...
alam, para malaman nilang panalo ka. Oy, mga kaping bahay, narito ang ating beauty queen, ang ating Miss Global Philippines. Ano? Huwag mo naman kami kakalimutan kapag sikat ka na. Anong kapag? Sikat na siya. Apat ang movie offers niya at mag-shoot na kami ng commercial. Ito pong kasi ito. Kasama po kasi sa premyo? Ah, hindi. Kasi pangit naman sa isang beauty queen na mag-taxi. Gamit muna namin yan habang hindi pa natatapos siya sa Australia. Huwag ka mag-alala kasi sigurado mananalo ka. Salamat. Teka, paano na yung kasal mo? Halika na, anak. Come. Sige, ha? Ops. Kolesterol lang kinakain mo yung pulang itlog, iha. Kainin mo lang yung puti. At yung kanin, bawas-bawasan. Bili kaya ako ng Bangkok pills. Mommy? Aba, pagkakataon na natin dito, anak. Palalampasin pa ba natin? Alam mo, nung manalo ako ng Miss Friendship, maraming na-disappoint. Lalo ng lola mo. Alam mo naman, beauty title holder yon. Tapos ako Miss Friendship lang. Kaya, ito lang pagkakataon, makabawi ako. Anak, ayaw mo bang matupad ang pangarap na ito? Ang pangarap mong ito ayaw mo? Basta ba, Mami, masaya kayo eh. Pero, huwag niyo pa rin po sanang kakalimutan na malapit na ho akong ikasal. Iha, kung talagang mahal ka ni Eric, tutulungan ka niya matupad ang pangarap mo. Ika nga, opportunity knocks but once. Di ba? Mami, si Eric. Sorry kahapon, ha? Hindi kita na-congratulate na maayos. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Kasi hindi kita naasikaso. Umaga na kasi natapos yung pictorial eh. Katapos may interview pa ako mamaya. Katapos bukas ng umaga, may pictorial ulit para sa isang magazine. Katapos sa hapon naman, shooting ako ng commercial. Biruin mo ang bilis, ano? Bukas. Eh, di ba bukas, pupunta tayo sa factory ng ceramics para dun sa mga souvenir, ano? Para sa kasal natin? Kasi, Eric, napag-usapan namin ni Mami yung kasal. Sana maintindihan mo ako. Gusto ko sanang ipagpatuloy ang isang pagiging beauty queen ko. Kahit na makasali lang ako sa isang international contest. Tinalikuran ko yung scholarship ko sa Amerika. Kasi ayaw ng mami mo na mawali ka sa kanya. Hindi na pinagbigyan ko yun kasi mahal kita eh. Mahal na mahal. Pinagbigyan ko yun para lang matuloy ang kasal natin. Ngayon, ako naman ang hihiling sa'yo. Pero Eric, tama si Mami. Minsan lang isang pagkakataong ganito. Nasa bagay, no? Marriage proposals? Maraming pang darating sa'yo. Lalo na ngayon, beauty queen ka na. Okay, for the second time, nagbibigyan kita. Hindi ko hadlang yung pangarap mo. Kahit yung pangarap ko, wasak na. Eric, wala naman akong magagawa kung nanalo ko eh. Oo, pero doon sa decision mo, magagawa ka. Eric, hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Kaya nga aalis na ako eh. Eric, mahal kita. Sana kaya mong patunayan.
told you I was letting go. The only joy that I have ever known. Girl, the lion. Just look around. And all of the people that we used to know. Just giving up, they wanna let it go. But we're still trying. So you should know this love we shared was never made to die. Uno lang ako. Ang dami mo talaga. Uy, pare. Tingnan mo ito, dali. Tingnan mo. Christy, pare. Sikat na talaga si Christy, pare. Eh, sa makalawa na pala yung lipad niya sa Australia. Pupunta siyang Australia. Big time talaga. Tapos meron pa siyang papreskon sa hotel. Dude, matanong kaya yung tungkol sa kasal niyo? Ano? Kasal? Ngayon pa. Eh, may mas importanteng balita ako sa inyo. Pare, nagbakasakali ako, nire-apply ko yung scholarship ko sa States. Buti na lang, open pa yung slot. Tanggap. Aba, matalino ka naman talaga eh. Focus sa'yo, dito ka na lang sa Pilipinas, alagaan mo si Christy. Tama yun. Diba? Labo na yun, so. Mas importante sa kanya karir niya eh. Anong malabo? Pare, walang malabo kung ipaglalaban mo. Tingnan mo ha, isipin mo to ha. Sa tingin mo ba eh, liligaya ka kung lilipad ka na lang at iiwan mo si Christy? Iiwan mo to? Iiwan mo yung pinakamamahal mo? Isipin mo yan. Ano, bilis ah. Sa'yo. Gato na ako. Tingin ko, wala pa rin ang ating Miss Global Philippines. Anong oras na? Nililit na ako. Saan ba siya? Bakit wala ba siya dito? Oh! There she is! Ayun ang ating Miss Global Philippines! Welcome to Showbiz Chico, mga kaibigan. Kumain tayo sa live coverage ng ating Miss Global 2016. Tina Romero. Siya po ay ang ating kandidata para sa Miss Global World Pageant. Hello, Miss Christy! Ito rin po ang kanyang bonding party sa kanyang nalalapit na paglipad papuntang Australia. Hello! How are you? Hello! Ito naman po ang kanyang mother, mga kaibigan. 1981 Miss Friendship ng Miss Global Philippines. Anyway, Miss Christine, hindi ka pa umaalis. Talagang star na star ka na. Ano sa tingin mo? Ikaw ba ang magwawagi ng Miss Global World? Ah, doon na natin pag-usapan sa loob ng press conference mamaya, okay? Sige po, tita. Ah, sige. Okay. Let's go, Ian. Mga press people, magsupo na kayo. Mag-i-start na tayo, ha? Christina! Rick, anong ginagawa mo dito? Kapita, pwede ba kita makusap? Gusto ko lang magpaalam. Nire-apply ko kasi yung scholarship ko eh. Natanggap ulit. Congrats! So hanggang kailan ka doon? Apat na taon. Kikita pa ba tayo? Christina, handa ko ulit pagpalit ng pagkakataon na to. I'm sorry. Gusto ko lang magpaalam na maayos. Iha,
Halika na, naghihintay ng mga press people. Let's go inside. Ay, sandali, tita. I-retouch muna natin, ha? Para fresh, di ba? Oh, pati mga bangs mo, di ba? Sige. Halika, halika. Ganda mo na. O sandali, ha? I-check ko yung press con, ha? Tatawagin kita dito, ha? O tita, ikaw muna bahala dito, ha? Siya. Christy, halika na. Tag-iintay na ang mga press. Mami, mahal na mahal ko po si Eric. Anak, ilang beses na ba natin pag-usapan ito? Alam ko, Mami. Hindi na mauulit sa akin to. Hindi na rin mauulit sa akin si Eric. Christy, maligaya ka ba? Salamat, ha. Sa pagbigay niyo sa akin ng inspirasyon. Ng pag-asang abutin ang ambisyon ko. Pero mas ambisyon niyo naman to, hindi ho ba? Gusto ko lang kayong pasayahin. Christy, confident ka ba na may uwi mo ang parang ng Miss Global Worlds Australia? With your support and prayers, confident ako. Pero mas magiging confident ako kung hindi mabigat ang kalooban ko. I think it will be unfair to all of you na ako ang mag-represent ng ating bansa. Dahil hindi po ang puso ko sa pagpunta sa Australia. Boss, pakilakas na yan. Tinanggap ko itong koronang to. May tao akong nasaktan. Ang taong pinakamamahal ko. Kaya kung ako ang yung tatanungin, kung ano ang pipiliin ko, ang pagiging isang beauty queen o ang iniibig ko, pipiliin ko ang taong mahal ko at ang nagmamahal sa akin. Mami, sana maintindihan mo ako. Kahit sinong babae, kahit hindi putungan ng korona, basta't may nagmamahal sa inyo ng tapat, para na rin kayo nanalo sa beauty contest, di ba? Kahit ako, pag may minamahal, kibert mo ang beauty contest.
Bakit? Beauty ka ba? Joke lang din. Sayang naman ito. Mami, disappointed ka ba sa akin? Disappointed ako sa sarili ko dahil naging selfies ako, anak. Some people say that everything has got its place in time.